Magandang araw mga kalodi. Ngayon, magluluto tayo ng Australian lamb. Ayan, lamb yan. So, yun. Kailangan nating palambutin muna to. Hugasan muna natin, tapos palalambutin natin. Siguro mga isang oras, okay na yun. Para matanggal ang anggo nito mga kalodi, lalagyan natin ng suka. So, konti lang. Para matanggal lang yung amoy niya kasi mango to eh, parang halos kambing ang ano. Tapos lalagyan na rin natin ng konting asin. Palalambutin lang naman natin to. So para sa pagluluto natin mga kalodi ng Australian lamb, kailangan natin ng bell pepper, onion, garlic, potato, carrots, at saka lagyan na rin natin itong celery. So, maganda yan celery para sa kalusugan. So, tara. Balatan na natin ito at hiwain. So, tapos na nating binalatan. Hiwain lang natin ito ng medium size. So, katamtamang laki lang para sa pagluluto natin ng Australian lamb. So, lulutuin natin ito sa kaldereta. Ganun lang, medium size lang mga kalodi. Pero make sure lang natin na uugasan natin mabuti yung mga gulay natin. Size lang, okay na yan. Tapos yung bell pepper din natin. Maganda na ito, piprito natin yung carrots natin at saka yung patatas para pag niluto natin hindi na siya masyadong matagal sa isa. So medyo maluto na pa. So yan lang, palalaki yung bell pepper. Ito na yung pinalambot nating Australian lamb. So, mga isa't kalahating oras yan na katamtaman lang yung apoy. O kahit mahina, pwede na yun. So, yun na. Yung lulutuin natin. Malambot na yan. So, una, nagpainit muna tayo ng kawali. Tapos, lalagyan natin ng mantika. Ipa-fry lang natin yung gulay natin, yung patatas at saka yung carrots. So ito optional lang naman, pwede namang tama na sa isa or ikrito nyo. Pero na sa inyo kung gusto nyo yung sinirito muna para maganda yung texture ng gulay natin. Hindi siya madurog. Kasi pag sinama mo sa luto, medyo na ano siya, medyo padurog. Pero kung pinirito mo muna, pagkagisa mo nung karni natin, lalagay na lang natin yung gulay. So madali na siyang ano, madali na siyang lutuin. So piprito lang natin mga kalodi yung at ang gulay natin, ipirito lang natin.
So, ayan na. Okay na to. So, dito lang. Pinagdito lang natin ng konti. So, lilipat na natin ngayon muna ng lagayan. Tapay magigisa. So, pag nakita niya ng medyo kulito na siya, pwede na yan kasi iluluto pa rin naman natin to. Pero hindi na siya ganun katagal na iluluto. Pero pwede rin naman isama na nung pagkagisa niyo, saka niyo lalagay ito. Kaso baka madurog na yung karne natin at saka itong gulay. Ayun, isa-separate lang natin. Tapos, itong pinagrituan natin, bawasan lang natin na konting mantika. Ito na rin yung gamitin natin sa pag-isa. So, yung celery, mga kalodi, nasa inyo na lang to. Kasi yung celery ko, malapit na masira. Kaya, lulutuin ko na rin. Pwede naman siya kahit saan ko celery. So, una, bawang. Siyempre, kunain natin yung bawang. Pag-isay natin. Sa panunod ng mga kalori. Kaya nga pala itong niluluto natin. Yung Australian lamb, 17 riyal yun. So, dalawang patatas, dalawang carrot, tapos dalawang sibuyas, isang buong bawang, tapos yung bell pepper natin. So, mga 20 riyal lang to, mga kalori. Sabihin na natin 22 riyal lahat. So, nakatipid ka na, no? Hindi ka nakakain sa labas. Pag kumain ka kasi sa labas yung 22 riyal mo, kakainan lang. So, itong niluluto ko na halagang 22 riyal. So, pwede ko nang ulamin to ng tatlong araw, dalawang araw. So, pag mahina ka magulam, baka kahit araw. Kasi yung Australian lamb, 1 kilo na yun. Madami na yun. So, yun. Sana matikman nyo rin to, no? So, pwede na natin ilagay yung karne natin ng Australian lamb dito. Lagay ko na rin yung celery. So, ito na. Ang lasa nito, hindi ito nalalayo sa ng camping. Lasa ng camping sa atin sa Pilipinas. So, halos ganun din. Kaya kailangan natin siya, nung nilalaga, naglagay tayo ng supa sa konting asin para matanggal yung lamsa. So, yan. Ibigisa lang natin ito, mga kalodi. So, pag-isa natin mga kalori, lalagyan natin ng black pepper, pamintang durog. Pero kung pamintang yung gusto nyo pamintang durog, pwede rin. So, pag lalagay naman ng black pepper, tansyahan na kasi kung gusto nyo mahang, damihan nyo. Kung gusto nyo naman konti lang, lumasa lang. Konti lang. So, lalagyan natin ng konting asin. Konti lang. Gawa ng naglalagay tayo ng soy sauce. Toyo. Konting toyo lang din.
Ngayon, kung may oyster sauce kayo para mas masarap, lalagay nyo ng oyster sauce. So, konti lang din para mas sumarap. So, parang adobo na, no? Lambot na ng karne. Lambot na ng karne ng Australian lamb natin, no? Nadudurog na. So, medyo na sobrahan sa lasa. Pero masarap yun kasi malambot siya. So, mga kalodi, pwede na rin natin ilagay yung bell pepper natin. Since yung gulay naman natin is naprito na, so konti na lang din ng ano nito, luto. Wala tayong tomato paste, no? Wala akong stock, no? Ubus na. So, meron namang nabibili yung para sa pangkaldereta talaga. Mix yun, lalagyan mo na lang ng konting tubig. Yung konting pinaglagaan natin, mga kalodi, pwede rin natin lagay para magkaroon ko na konting sabaw. Ngayon, since wala tayong kaldereta mix, wala rin tayong tomato paste, gumamit na lang ako ng ketchup. So, pwede rin yan, no? Tomato paste, tomato sauce, pwede yun. So, dahil wala nga, ketchup na lang yung binamit ko. Ito sa food, mga kalod, ito nga nang meron yung sarili. Ito yung nalutuin, no? Kaya maging mapamaraan para makagawa ka ng iba't ibang klaseng luto at para maiba yung lasa. So, sarap ng tignan, no? Masarap din kaya ito pag kinain. So, yung ketchup ko paubos na rin para. Kahit saglit na lang to gawa ng naprito naman na yung gulay. Takpan natin sa santa na para mas madali siyang maluto. So, after mga 3 minutes to 5 minutes, tignan natin itong niluto natin. So, ayun, no? Malambot na yung gulay natin. Yung patatas at carrots. Yung bell pepper naman maganda yun, half cook lang. So yung karne natin, oh, no? Nadudurog na. So maganda yun, malambot na siya. So pwede na natin tikman. Nalo. Salamat sa panonood, mga kalodi. Sana nagustuhan yung aking nilutong kaldereta na Australian lamb. So, pwede na kainin to. Salamat. God bless. Para sa susunod kong mga video, sa mga bago pa lang dyan, please subscribe, like, and share para lagi kang updated sa aking video. Thank you.